Maliwanag ang sinasabi dito sa Mangangaral Chapter 3. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sa verse 5, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Whatever we have is not belongs to us. It belongs to somebody. Someday, somehow, magpapaalam din tayo at lilisan na. Hindi man sa mundong ito, sa lugar kung saan tayo naroroon. Mga kasama natin, mga kapatid natin, nakapiling natin na kasama natin sa paglilingkod, hindi magtatagal magpapaalam ang isa't isa sa atin. Ang iba'y mababalik na sa sarili po nilang tahanan upang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya i-treasure natin yung mga panahon na nakasama natin yung ating mga kapatidan sa fellowship. Yung mga wisdom na napulot natin, mga aral, ay atin pong pangalagaan. Dahil darating ang panahon, hindi na natin sila makakapiling, hindi na natin sila makakasama. Kaya ito yung panahon na alalahanin natin yung mga maubuting aral na napulot natin sa kanila. I-appreciate na natin sila habang kapiling pa natin, kasama pa natin sila. Kumuha nga sa mga tayo ng loob sa isa't isa, panahon na para tayo ay magpatawad sa isa't isa at panatilihin natin yung kalooban ni Kristo na yung sabi nga ni Kristo, diba? Love one another as I love you. Kaya kung makikita sa atin yun bilang mga magkakapalit sa Panginoon, sabi ni Kristo, sabi ni Lord Jesus sa atin, and you will know them by their fruits. Ibig sabihin, makikita nila sa mga bunga natin na tayo ang nagmamahalan, nagtutulungan sa isa't isa. Then, kapag makita nila mga bagay na mabuti sa atin, ang sabi ng Biblia in Matthew 5:16, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Magpupuri sila sa Panginoon. Dahil tayong mga anak ng Diyos, ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya, yung mga tao na dumarating sa buhay po natin, don't take for granted. Kasi mayroong magandang plano ang Diyos. Hindi yun. Sigurado kung bakit natin nakilala, bakit natin sila nakasama. Mayroong magandang plano na inihanda ang Panginoon. Kaya kailangan natin mag-pray na bigyan tayo ng Lord ng discerning heart. Kasi baka yung panahon na yun na ibinigay sa atin, pansamantala lamang. So, bigyan natin lagi yung best natin, lalong-lalo na sa kapurihan po ng Panginoon. Isa pong masayang pagbati ng Happy, Happy New Year sa lahat. Maligayang bagong taon. Nawa kung paano tayo sinamahan ng Panginoon 2022, ay itong 2023 rin ay naniniwala ko na ang Diyos natin ay nananatili pong tapat sa atin. Kung paano siya naging tapat ng 2022, lalong higit siyang tapat ngayong 2023 sa atin, sapagkat ang Diyos natin ay di nagbabago. He remain faithful even we are not faithful sometimes. Kaya ang dalangin ko po ngayong 2023 na patuloy na bigyan tayo ng Diyos ng magandang kalusugan. Ganun din yung ating mga mahal sa buhay. Magkaroon tayo ng favor sa ating trabaho. At higit sa lahat ay magkaroon tayo ng sapat na panahon sa Panginoon na makapaglingkod po sa Kanya. Naniniwala ko na kapag pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon kasama ng ating mga mahal sa buhay, ang Diyos natin ay tapat na nangako sa atin na hindi tayo iwan, hindi tayo pababayaan. So mula sa aking pamilya at sa True Gospel Church, masayang pagbating po sa inyo. Happy, Happy New Year. We love you and we're praying for you. God bless you.